Bakit ngayon ko pa nakikita yung mga ganyang bagay? Kung kailan nagpa 500 peso challenge ako. Medyo controversial yung naging resulta nung sa budget when it comes to the food. Kung 500 pesos lang, tignan natin guys kung kayang-kaya ba yun in a day here in Japan. Naglalay lang muna ako ng moisturizer. I'm using Neutrogena Hydra Boost. Nanunuyo yung face ko. Then after this, sunscreen naman. Don't forget to apply your sunscreen every day, guys. Using Bioré Yumi. Bibili kami ng maraming ganito dito. Ito yung sunscreen na ginagamit ko every day. Hindi siya malagkit sa face. Lightweight lang siya. It's officially our day one here in Japan. And, medyo tolerable na yung lamig pagka morning and afternoon. So today, mag 500 pesos challenge tayo sa pagkain. Kasi yung last reel na in-upload ko about yung sa budgeting in, yung budget namin in Japan, medyo controversial yung naging resulta nung sa budget when it comes to the food na sabi hindi daw feasible. But let's see kung feasible ba o hindi talaga yung 500 pesos. Kung nakita nyo naman kanina, nagbaon ako ng tubig. Kasi syempre, at least para makabawas din. Depende pa rin kasi yan guys sa budgeting nyo kung magkano yung naka-allot sa inyo for food. Pero for example, kung 500 pesos lang, tignan natin guys kung kayang-kaya ba yun in a day here in Japan. So, ang agenda natin today is mag-Osaka Castle tayo. So, stroll lang tayong konti, shoot ng content, ganon. Tapos, punta tayo ng Umeda and GU para mag-check ng mga winter clothes and winter accessories. Kasi sobrang lamig! So, it's already 12 p.m. So, simulan na natin ang ating challenge. Again guys, hindi namin sinasabi na gayahin nyo rin to. Depende talaga sa preference nyo. And para lang malaman nyo kung posible ba siya or hindi. Pwede nyo pa rin naman ma-enjoy yung travel nyo. Depende sa budget nyo eh. Nasa sa inyo naman yan eh. Kung paano nyo paplanuhin lahat ng itinerary, yung mga kakainin, and etc. Oh my God, grabe pag umahangin. Ang lamig. Grabe naman yung hangin na yun. So another tip pala guys that I want to share with you kung bakit nakakatipid din kami sa pagkain. Kasi first, hindi kami mahilig mag-breakfast ni Dee. So medyo nakakabawas din siya. Pero in case kayo yung tao na mahilig mag-breakfast, I suggest you book a hotel na merong free breakfast para at least makatipid kayo sa food expenses nyo. You can book hotels via Agoda. Makikita nyo naman doon kung may free breakfast siya. But since ayun nga, hindi kami nagbe-breakfast, hindi na kami gumagastos ng additional ano. So, more on lunch, dinner, and konting snack na lang. Pero kasi ano eh, diba, no? Ugali natin mga Pinoy yung mga, lalo ng mga bata tayo, naturuan tayo na parang magbe-breakfast muna, ganyan. Pagkagising sa umaga, diba, yung mga maaga yung pasok natin, yung mga high school or elementary tayo. Tapos, nagpe-prepare yung parents natin ng pagkain bago tayo pumasok. Kaya, parang nasanay din tayo na nagbe-breakfast. Okay din na mag-intermittent fasting. So, ang lunch natin mamaya is magko-convenience store run tayo. And then, okay siguro kung sa Osaka Castle tayo kumain. Hindi sa labas, no? Pero tayo sa convenience store. So, doon tayo kakain sa Osaka Castle. Actually, sobrang daming masasarap na pagkain sa convenience store dito sa Japan. Kaya, hindi kami talaga magugutom sa 500 pesos. Shinshaibashi House. Ah! Malapit kami dito nagstay dati. The stay. Yun din yun, the stay. Ganda rin yung hotel na yun eh. Kaso, doon sana kami magbabook. Pero, fully book na sila nung time na nagbabook kami. Pero kung nakita niyo yung isa sa mga vlog ko, doon kami nagstay. Kasi malapit din siya sa Dotonbori, walking distance.
Tapos meron pa siyang common area lounge, merong kitchen, merong laundry. Kung gusto nyong, kung interested kayo about dun sa hotel na yun, meron akong room tour dun sa hotel. Yan, lalagay ko na lang yung link, guys, panoorin nyo. Spacious din yung room niya, tsaka ano, sobrang mura, affordable. Parang masarap na hindi masarap maglakad dito sa Japan eh, no? Pagka sobrang ginaw. Masarap kasi hindi ka mahuhulas. Kasi malamig, di ka papawisan. Pero yung ginaw, ang sakit sa ano eh, sakit sa kamay. Cold summer nights, and you walk out the door. Uy! Shit! Uy! Tayo, okay. Bakit ngayon ko pa nakikita yung mga ganyang bagay? Kung kailan nagpa 500 peso challenge ako. Kung gusto ba nila mag-splurge sa pagkain, kung afford naman, bakit hindi, di ba? Pero kung nagtitipid at nagbabudget kayo, yan. Kailangan talagang i-resist yung mga tukso na pagkain. Wow! Let the challenge begin. Ayun yung Osaka Castle, oh. Ito parang hindi natin ito nadaanan nung before. Hindi dito yung daan natin. Oo. Papunta. Losen tayo. Magla-lunch na tayo. So magkano kaya aabutin natin sa ating convenience store lunch? Pwede kayo actually magpa-store ng luggage. May mga insert coin locker dun sa may train station in case na ayaw nyo maglakad-lakad ng maraming dala. Kahit hindi sa train, pwede dito. Sa may, ano, malapit sa Osaka Castle. So, ano mga pwedeng gawin nyo sa Osaka Castle? Stroll, picnic, bike, jogging. Nakita ko kanina may nagja-jogging eh. Let's go! Cutlet! Ako parang gusto ko yung wala ba yung ulit yung katulad nung sa Mount Fuji. Yung bibimba ba yun? Ay, yung parang kimchi bowl. Ay, wala na ubos. Parang gusto ko ng onigiri. Oh, sandwich, papainit mo na lang yun dito. Ay, pag gusto mo mag-noodles, oh. $3.97. Pero parang gusto ko ng onigiri. Soy sauce, tuna, mayo. Ito na lang. Ito yung mga iced coffee na usually nakikita ko sa mga ibang vloggers. Try natin tong shrimp gratin. Hindi, ang kanawa niya is cutlet and onigiri. $4.80 plus $125. Hirap naman mag-add. Apakainit pala na ito. Oh, yan. So magkano yung nabawas sa ating budget? Akin, $600. So per person, $600 na yung nagastos namin. ₱600. Ang target natin is nasa 1,300 for 500 pesos. So meron pa tayong remaining na 700 plus yen. Sayang wala sila yung katulad dun sa Mount Fuji. Yung kinain namin na kimchi rice bowl. Siguro ubus na. Ang bango. Ininit pa ni ate. Medyo mainit lang. Ang hirap hawakan. Ay, ang ganda ng view! Finally here! Ayan guys, so may option naman kayo na pumasok sa loob. So may museum kung gusto nyo. So let's eat lunch! Nabigyan natin sa lesson. So, let's eat! Last time wala masyado mga tour guide, tourist, na nung pumunta kami dito. Kasi parang meron, kaka-lift lang ata ng guidelines noon. Pero ngayon sobrang dami na. Lang nga kami nakita mga flag-flag nun eh. Parang puro mga students lang na nag-field trip. Yun lang yung nakita namin nung last time na pumunta kami dito. Tsaka marami yung nagsushoot ng mga content ngayon. Mga reels, ganun, TikTok, ganyan. Ta-da! Parang siyang lasagna. Ang lasagna? Uy! Tapos sobrang cheesy niya. Tapos may shrimp na konti. Mmm! Mmm! Hap! Onigiri! Soy sauce tuna mayo.
na onigiri. Sobrang sarap na onigiri nila dito. Convenience store is the key. Play yung mga rice bowl, tsaka gyudon bowl. Kung napanood niyo yung Mount Fuji vlog namin, lalagay ko guys yung link sa description box below. Panoorin nyo. So, dami din namin nakain na pagkain doon from the convenience store. Kasi nga, wala na kami makita na malapit na restaurant na gusto namin na pagkain. Tsaka plus, naka-group tour kasi kami noon eh. So, limited lang yung time for lunch. Dalawang chicken cutlet. Meron pa ako dito. Pa ako. Two chicken cutlet, tapos isang onigiri. Sobrang busog. Eh, hindi siya puro arugina. Meron na, talaga siyang laman. Busog na ako. Kumbaga, snack ko na to. Kasi, nabusog ako dun sa isa. Down here in Osaka Castle, let's now go to GU and Uniqlo to check out winter clothes and winter accessories. Ay, grabe. 3 o'clock pa lang. Tignan mo pa sunset na. Aga pa lang, sinisimulan nyo na yung itinerary nyo. Oo, kasi maaga na gagabi. Nairaos na natin yung lunch, dinner naman. Di pa kopya. Sagot sa number 1. At, di yun sagot sa number 2. Layok ako sa train. Nakakaiyak yung announcement. Charing. Pagay lang kami ng ano. Eye drops. Kasi nanunuyo yung eyes namin sa sobrang lamig pag umahangin. Check tayo ng mga winter clothes. Second floor, puro mga gadgets. Canon, Nikon, camera. Kaya dito usually mga puntahan ng mga ano eh. Gusto makamura sa ano, gadgets. Astig! Ay no, may mga Osmo. Ito yung mga drone. Paka- Uy, God, ayun Apple! Bibili pala ako ni Hardy ng iPhone. Dahil titingin lang kami ng ano, ng phone. Kano ba yung ano sa kanya? 256,139,800. Magkano yung in peso? Sophie! Gogi, perfect! Na-enhance! Masin pa dun. Ayun o, diba? Parang medyo Samsung yung dating. Tapos, pag-check mo ng ano, Vogue, shim ka dyan. Na-enhance, babe. Ang ganda. So, pag-video, kunyari ganyan. Hello, subscribe to my channel, Mari Soriano. Eme. Hoy, di. Legit. Di, parang ang ganda mo. Kesa dito sa phone ko. Ayoko na. Sorry. Pero ang ganda ng video niya. Pinakamaganda nga daw yan, yung Google Pixel. Sabi. Pang camera lang, pwede. Lalaban yung Google Pixel. Parang gusto kong gumastos. Charot! Ito na yung... Paano ko kaya i-justify? Reward? Bakit ko kaya i-reward? Eh, hindi kasi ina-advance ko na. Kasi feeling ko may magagawa akong mabuti in the future. Feeling ko may achievement ako in the future. So parang advance gift ko na siya. Kaya deserve ko yung phone. Eme. Huwag na tayo dito sa mga gadget. Malakas ang tukso. Ah, dito na. So, in case na sobrang petite and hindi kayo katangkarang katulad ko, yun din guys, sa kids section. Kuha na lang kayo ng parang yung pinakamalaking size ng kids. Everything is easy when it's done. Ito rin pala yung mga key hacks kapag nasa Uniqlo kayo. Hanapin yung mga side basket na ganito. Yan yung mga pinaka-discounted na nila. Pero ang ano lang is yung mga sizes. Siyempre, hindi lahat ng nandyan may size kayo. So, kumbaga, sortihan pa rin. Down.
So, yun yung mga for winter, affordable winter clothes here in Japan. GU tsaka Uniqlo. Let's go to a place where we'll eat dinner. Hindi na convenience store. Abangan nyo guys. Hidden gem. Let's go! Ito na ang pinagbabawal na technique. Osaka Ekime. Subscribe nyo kaya muna, tas i-like and share nyo. Actually, dami na namin tipid tips na na-share sa inyo. Sa mga shopping, ng clothes, pati dun sa mga kainan, and also kung paano kayo makakatipid sa pag-book ng mga itineraries and yung hotel nyo, di ba? So pagka nag-book kayo ng mga activities and clue, kahit saan countries pa yan, use my code MARI5OFF. Get 5% off hotel and 3% off activities. 5 PM pa lang, tas ganito nakadilim. Parang bababa ka. Ito yung building eh. Baka basement na to or something. Ayun o, B1F, B2F, Subway, Kita Sinchi. So paglabas nung Osaka, ano nga yung station yun? Actually, nilakad-lakad lang namin from Daimaru eh, dun sa underground. Tapos nung nalakad na namin, may tagusan na siya. Alam mo yung mga old school na mall? Para Makati Cinema Square. See that? Gabi no, kanina, dun sa taas, first floor, wala masyadong tao. Lahat ng tao nandito sa basement. Kung baga, kung ano kaya, yung local na Japanese, eto, alam nila lahat to. Wala akong masyadong nakita na foreigner eh. Siguro pag napanood nyo tong video na to, dadami ni foreigner. Ano daming inuman. Magugulat ka kanina, parang ghost town yung taas eh. Pero pagbaba mo, sobrang ingay, ang dami ng restaurants, ang daming tao. And dito, lahat daw ng pagkain is mura. So magtitry tayo ng food dito na aabot sa budget natin na 500 pesos challenge. So, meron pa tayong 600 to 700 yen. And let's see kung ano pwede nating makain from that budget. Itong curry lang sa mga susunod. Curry tsaka noodles. May mga iba lang na wala na, close na. Pero ang daming choices eh. Ang laki niya pala. Ang expected ko, maliit lang siya. 150 oh. Ay, mga massage, ano po, massage spa. Juicy gyoza. Oh, 700 may kasama ng ulam tsaka kanin. Ito may pila pero di ko sure kung ano. Parang Chinese food, Asian food, no? Alam mo kaya pala mo, kaya pala maraming umiinom dito. Mura yung alak. Ngayon may 99 yen. Kaya pala sabi ko, ba't ganun? Parang madaming umiinom dito. Oh, isa. Tas tatlo, 190 yen. O pagka on a budget kaya na gustong mag-inom. We are here at Tonkatsu Matsu. Matsuya? So I ordered pork cutlet. May kasama na siyang rice, cabbage, and yung pork cutlet for only 590 yen. Ganun kamura. Let's see kung marami ba yung serving niya. Ang dami ng cabbage. Parang alam mo yung sa maisen. Nakatikim na kayo ng maisen. Parang ganun lang din siya. Pero ito, magkano yan? 590 yen. Set na yan. Kanin, miso soup, may cutlet, tas may cabbage. Makikita mo talaga yung difference pagka kumakain ka dun sa mga, kunyari, main mall, yung mga sa road, banda, and yung mga malapit sa tourist attraction. Yun talaga yung higher yung price sa ganitong food. Pero ito kasi parang secluded area siya na parang alam yun, wala na masyadong tao. Oo, wala nga masyadong nakita na tourist. Pero siguro kung napanood nyo to, ayan, meron na, marami na. Kung sobrang budgeted kayo when it comes to food, pero gusto nyo pa rin ma-enjoy yung mga pagkain, mga Japanese food, you should try here in Osaka, Ekime second building. Yes! Oh, boss, pati pantubos. Ang dami na nung serving, hindi ka tinipid. Legit, malaki yung cutlet. Yung isang set dito, ang laki ng cutlet niya, legit. Yung curry sauce, hindi rin tinipid. Tapos may pamiso soup at cabbage. Yes! So that's the end of our 500 pesos challenge. Actually, kahit nasa Manila kami, kahit nasa bahay kami, dalawang beses lang din talaga kami
Oo, dalawang beses lang talaga kami kukain. Depende kasi sa budgeting din ninyo yan eh. So, para lang gusto lang namin sa inyo pakita, if possible ba yung 500 pesos in a day? Yes, dahil nagawa natin today. And ang total actually ng nakain ko for today is 1,209 yen, which is 450 pesos. So, may 50 pesos pa ako na sobra, diba? Tapos si D, ang total ng nakain niya for today is 1,270. So, mga 470 pesos. Depende pa rin yung sa preference nyo. We're not saying na ganito yung gawin nyo araw-araw or ganito yung gawin nyo pagka nag-Japan kayo. Depende talaga sa budgeting nyo kung magkano yung i-allot nyo sa pagkain. If you're gonna ask us kung na-enjoy ba namin yung 500 pesos na pagkain, yes, definitely. Sobrang busog na busog kami. Kung magtsatsaga ka lang maghanap ng mga murang pagkain, and then kung hindi naman kayo sobrang picky sa pagkain, sobrang sulit kapag nag-convenience store and also kapag nag-try kayo dito sa Osaka, Ekimei second building. Actually, sobrang dami pang choices nito eh. May Yoshinoya nga eh, pero di na namin siya tinry kasi natry na namin yun, diba? So again, iba-iba pa rin tayo guys ng preferences. Not saying na, kunwari, yung sa inyo, nagsusplurge kayo sa pagkain, dapat ganun din sa ibang tao. Same thing with dun sa mga nagtitipid sa pagkain. Doesn't mean na kailangan mag-splurge din kayo sa paggastos ng food dahil ganun yung ina-advise sa inyo. At least kahit papano, alam nyo na yung 500 pesos nyo, di ba? Yung sinasabi nila, saan naaabot ang 20 pesos mo? Dito, saan naaabot ang 500 pesos mo? Sa Japan. So yeah, I hope you guys enjoy this vlog. And we'll see you guys on the next one. Bye-bye!